Hello. Meron po kasi akong problema sa aking sarili. Ngayon, may napanood po ako na video regarding sa pagpapaputi ng kilikili. Kasi po, yun ang number one na problema ko. Ngayon po, yung sa totoo lang, ang dami-dami nang napapanood eh. Mula nung nagkaroon kami ng nagpa-connect ako ng internet. Lagi na rin ako nanonood sa YouTube. So, ang dami-dami kong napapanood na mga remedy kung paano magpaputi ng mga part ng katawan na itim nga. Yun. So, dahil doon, naisipan kong gumawa din ng or subukan yung mga napapanood ko. Baka sakali magkaroon ng pag-asa at puputi pa ang aking kilikili. So ngayon po, samahan niyo ako kung ang mga remedy na gagawin ko ay magiging epektibo po ba sa akin para sa ganun ay yung mga katulad kong namamroblema sa kanyang naitim na kilikili eh magkaroon din ng pag-asa na pumuto kahit papaano ay puputi pa rin pala. Ayun po. Ay, gusto kong pakita sa inyo, ha? Ayan. Oh, ayan po ang aking kilikili. Na napakaitim. Sa totoo lang po, pag makita nyo ito ng personal, mas maitim pa. Mas maitim pa po yan. Yan. Ayan. So, gumamit. Sa totoo lang, hindi ako gumagamit ng sleeveless na mga sando. To. Ngayon lang po ako gumamit kasi nahihiya po ako pag konting ano lang ganyan lang, o yan kitang kita mo naman talaga, diba, yung itim-itim niya yan, o kaya yung kahit yung short sleeve lang siya, yung mga tipong pag kahit naka blouse ka is tipong yung blouse mo is meron siyang 1/4 sleeve ganon. Konting ano lang, makikita pa rin kahit sa gilid lang dito, sa banda rito. Kitang-kita. Nakakahiya. Parang bawas confidence na rin sa sarili pag ganun. Pero yun nga, dahil sa dami na rin ng napapanood na mga remedy tungkol dyan. Actually, hindi naman po talaga maitim dati ang kilikili ko. Meron lang kasi akong nagamit na isang sikat na deodorant. Dati kasi hindi naman ako gumagamit ng deodorant. Ewan ko ba, masyado kasi akong curious minsan sa mga advertisements na napapanood. Yun, kasi nung high school naman ako, hindi naman ako gumagamit ng mga deo. Ginagamit ko lang noon is tawas. Okay na yun. Tawas lang. Hindi maitim ang kilikili doon. Yun, kahit magpawis, wala pa rin siyang amoy. Pero nung medyo, yun na nga, sabi ko, yung curiosity natin minsan, siguro nga, pag sa ibang tao, maganda sa kanila yun, sa atin, hindi maganda. Kaya, ito ang resulta. Yan. Masyadong maitim. Kilikili. Ngayon po, ang una kong susubukan. Sabi kasi nila dun sa review na yon na napanood ko dun sa isang YouTube channel. Bago maligo, kailangan to gamitin natin. Gamit tayo ng, sabi niya doon, baby oil daw, nakakaputi. Actually, kukunti na lang siya. Tapos kung kailan ko napanood na na pwede palang makapagpaputi. Ngayon ko lang maisip na itry din siya. So, susubukan natin. Sa bagay, sabi nila, kailangan din natin ang pasensya. Hindi naman lahat ng bagay nakukuha sa madalian, di ba? So, siguro, pag medyo magtagal-tagal na gumagamit din tayo ng ganito, magbabago rin naman siguro yung
kahit konti lang. At least naman lang may pag-asa din. Pag-asa tayong ano, puputi pa rin, 'di ba? Best. Kayahin ko lang muna yung sabi nung panood natin. Ayan po. Lagyan yung cotton, 'di ba? Nalagyan na natin ng baby oil. Kahit anong baby oil, yun naman ang sabi nila, kahit anong baby oil. Basta, yun. Tapos, ipunas lang natin sa ating kilikili kung saan gusto nating paputihin. Ganyan. Ganyan po. Ay, parang kulang. Tagdagan natin. Ay, natatanggal siya. Natatanggal. Yan, medyo maitim-itim. Libag siguro. Libag. Yun, bago maligo, sabi nila. Sabi nun. Kailang ano din naman ako, panood ng ganun. So, try-try lang natin hanggang, ano, yan. Ipunas sa kilikili. Ganyan. Punas-punas. Ayan po. Kita nyo ba? Sobrang itim po talaga. Oh, yan. Napaka-itim ng kilikili ko. Tas, marami pa siyang chicken skin. May butlig pa yung iba na. Yan. Gusto ko rin kasing magdamit minsan ng mga yan, dahil sa init ng panahon, para makapagsando-sando rin naman sana. Ganun. Magdamit ng ano. Yan. Ay, maitim po talaga siya. Yan. Natatanggal po talaga siyang maitim. Yan. Ipunas ng ipunas. Siguro naman. Siguro sa mga ilang araw nating tuloy-tuloy na ganito, may pagbabago rin po siguro, diman, diba? Ayan. Uy, maitim nga talaga. At least may natatanggal siyang dumi. Ngayon, dito naman sa kabila. Pwede pa naman yung iba. Ganyan lang natin siya. Tapos, sa kanila naman. Para malinisan. Na yun po, oh. Mas matindi nga lang dito sa kabila. Ayan. Ayan. Isa dito. Ayan. Oh, kita nyo naman po, napakaitim talaga nito. Lalo na po pag personal talaga. Kita nyo yung kilikilo ko. Itim talaga siya. Ayun. Nagsisisi ako sa mga ginamit kong Deo na yun. Pero napakasikat. Sikat yung Deo na yun. At saka brand, yung brand niya po talaga. Kilalang kilala. Pero hindi ko alam na yun pala ang sisira sa aking ano. Siguro nga hindi compatible tuloy. Paano ba yun? Paano ba sabihin yun? Hindi match sa skin ko yung ano niya. May mga ingredients siguro or may mga sangkap yun na hindi siya ano sa akin. Ayan. Ayan po. Ayan. Pagkatapos, ay, ang itim. Yan, kita nyo, diba? Pakaitim po. Isa pa. Para, pakaitim. Lahat ng problema may solution. Ika nga nila. So, alay natin itong magiging solution sa problema. Patagal ko ng problema to eh, sa totoo lang. Ang daming magagandang damit, mga blouses na yung may pagka sleeveless na blouses. Hindi ako makasuot ng ganun. Nakatago lang siya. Yan. Ulitin natin siyang punasan. Hindi naman maitim ang siko ko. Kilikili lang. So, kilikili lang muna ang ginisin natin. Ayan po. Itim na kilikili.
Sana puputi ka, kung hindi man abutin ng anong ignan siguro. Samahan niyo po ako sa aking journey kung paano mapaputi ang aking kilikili, mga besh. Ha? Ayan. Tapos, maya-maya, kailangan daw ibabad muna natin ito ng mga, ano ba yung nakalimutan ko? Mga 5 to 10 minutes ba yun? Sinabi niya doon. Kalimutan ko tuloy. Ayan. Basta may ibabad natin ng konti bago tayo maligo. Bago ako maligo. Ayan. Ayan, besh. Maitim talaga pa rin. Marami pa rin siyang natatanggal na itim. Ayan po. Kapag pag napaputi ko ang aking kilikili. Ayan. Yun na siguro yung pinakamalaking achievement ko sa sarili ko na makukuha. Can dream come true. Ayan po. Ngayon, kailangan ko muna siyang ibabad. Babad po natin siya. Babalikan ko kayo mamaya after kong maligo. Mga besh. Okay?